yung road kaya masyado magalaw yung bumps. Pero gusto ko kasi ipakita yung surrounding dito sa Masuanay while nandito sa Lactan Pass. Station, magtanong tayo dito sa may counter. Hello! So, ito yung train station nila dito sa may Yenya. Alright, so as you can see, wala masyadong mga passengers. And then sila din, mga turista din yan, mga foreigners din mga yan. Yung sa kabilang side. Mga Chinese. Alright, so malinis yung nila dito, yung MRT nila. So waiting na lang yung parating na coach. Alright. Wala pa naman ako nandito. Kasi ba papuntang ganun yung papuntang Hanoi. Alright. So konti lang talaga yung mga passengers. As of now is mga anong oras na ba ngayon dito? 2:35 na ngayon. And then konti pa lang yung mga passengers. Then mismo dito sa may ano na to, sa Yenya station, ito na yung pinaka last. And then from doon sa bus station, mayroon din silang bus stop dyan. Ito na rin yung pinaka last stop nila. So hindi talaga mawawala yung mga taong pupunta dito or mga tourist. Ayan, Yenya station. Yung train nila dito, ang lamig, ang linis. Yan ang luwag. Wala masyadong katao-tao. Ayan. Ilan lang kami? 1. Pangalawa ako. Pangatlo, 4, 5, 6. Lang, 6 lang kami dito sa couch na to. Sa coach na to. At saka ang lamig ng loob. Nga pala, ito pala yung ano nila, yung card nila dito. Gusto kong ipakita and worth 15,000 dong lang. So nasa mga 15 baht lang yun siya or kung sa peso nasa 30 something or 26 or 25 something ganun. And then ilang stations na siya, diba? Ilang stations. Gusto ko ipakita yun yung mga stations nila dadaanan. So from Yenya to Katlin. 12 stations and then worth 25 or 26 pesos lang siya. So murang. Ayan, kung maraming mga motorcycles at saka mga bikes sa Thailand, marami din dito sa Vietnam. Tignan nyo naman kung gaano kadami dito sa my side. Yung mga naka-park. Tapos, dun sa ano na yan, sa creek na yan, may nag-fishing. Tara, explore natin, tignan natin kung ano makikita natin dito sa may city center. Ang hirap lang kasi makipag-usap kasi hindi sila nakakaintindi ng English. Yun ang problema. Klase ng mga buses nila dito. And then yung ano pala nila, by route nila is by numbering. Yung route nila is by numbering pala. So ito yung, hindi ko alam kung ano meron dyan. Yan siguro ang pasukin ko. AHA Coffee. I know. Parang naliligaw ako. Parang hindi ko ano.
para mas maayos dito yung mga bases nila compared sa Pinas at saka sa Thailand. Tawid tayo. Hindi ko alam kung paano makatawid na dyan. Hindi ka pwede. Tawid din yung tawid. Kasi sila na yung bahala yung mga torsiplo na yung bahala mag-adjust. Basta tumawid lang. Yan. Coffee shop din to. Kaso nga, ayoko minum ng coffee. Kasi baka hindi naman ako makatulog mamayang gabi. So might as well tingin-tingin lang muna ako kung ano mabibili or ano makikita dito kung saan maganda makiinom. Banh mi. Mayroon din silang banh mi. Siyempre, of course, Vietnam. Kaya mayroon talaga silang banh mi. Dahan din. Meron din sila parang yung changi sa atin. Yung nga lang kasi yung ano dito is masyado makikitid din yung mga kalsada nila. Kaya mga pag nag-park na sila ng motor talagang dikit-dikit na. Para wala akong makikita dito. Sige. Balik tayo. Dito siguro sa kabilang side dyan. Dyan ako pupunta. Baka sakaling mayroon ako makita dyan. Restaurant nito, bentahan siya ng mga hot dogs. Ah, tsaka banh mi pa rin pala. May banh mi. Tira ko nga ito, kontantong gusto niya. Akala ko kung ano. Kasi hindi ko na alam. Mga souvenirs din to. Kaso, kung wala maganda. Yan. Akala ko maganda yung kanina, hindi pala. Ang ganda. Yan lang. Pumasok ako dito sa may loob ng bookstore. Kaso wala akong makita masyado. Sige, labas na lang ulit. Sayang oras pag nagtagal ako dito. Kasi wala din naman ako magugustuhan. Just checking. Hold on. Hindi ako makita. Tinatanong pala ako. Hindi ko lang maintindihan. Dito. Did you go ahead? Ayun, pumalik ulit ako dito sa restaurant na kinainam ko ng pho dati. Kasi gusto kong kumain ng rice at saka may konting meat at saka vegetables. At narecommend nga niya yung nasa taas. Yan. Hindi ko lang alam kung anong tawag dun sa ano na yan. Sa pagkain na yan. Patayin na lang natin. So yun na si Kuya, nagluluto na siya.
kayantay lang natin yung food and then continue ulit mamaya. Yan, antay lang natin manuto. Pagkain natin, fried rice, mayroon siyang pickle, and then mayroon din siyang sabaw. Kung masarap yung sabaw niya, okay, nagbigay din si Kuya ng lime. Okay, ito na yung pagkain natin. Tikman natin kung masarap. Mainit pa. Sundi ko na ito sa pinilalagay. Kaya yung trekking lagay dito sa may fried rice. Ang sarap ng fried rice. Okay, try din natin ito. Good. Hindi siya makasin. Sana matamit siya. Then, ito daw. Pwede yata ang kapiyento ng sa lime o sa tao. Try natin. Oh my God. Nag-experiment na tayo. I'm sorry. May tumulo pa. Gutom na eh. Okay, so yun lang muna. Tapusin ko muna yung pagkain ko and then continue ulit mamay pag mamalik na. Okay, so finally tapos ang pagkain ko. Tapos na ako then, ito na. Yan, niligpit ko na rin. Kasi yun si Kuya, tanong natin kung magkano. Magkano yung bill natin. Kasi nagpadagdag nga ako ng fried egg. So hindi ko alam kung magkano yung fried egg nila dito. Usapin natin si Kuya, tanong natin kung magkano yung nakain ko. Ah, pound nyo? Pound nyo. For 20, 40, 60. Okay. Okay. Come on. 60 yung kinuha niya. So parang may isusukli pa yata siya sa akin na magkan. Oh. Okay, come on. Ayun, tapos na ako. Ayun, come on, meaning salamat. So yun, pabalik na ako sa room. Pagod na ako sa kakalakay. Mamaya pagdating ko doon matutulog lang muna. Siguro diretso na hanggang bukas. Ipangon ko. So yan na lang muna guys. Maraming salamat. Pagdating ako ng tinapay. Isa. How much? Ha? 20. Ah, okay. 20 daw yan, dalawang tinapay. Okay. Well then, magbayad.